ating banal na pagdiriwang sa malalakaman na nangangat ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa mga lahat. At sa mga ibig. Magandang hapon po sa mga lahat. Magandang hapon po. Mga kapatid, sa katahimikan ng hindi natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan, ang ating mga pagkukulang, lalong-lalong yung mga panunginitan ng itapat sa mga misyon pinagkatiwala sa atin ng Diyos at hulingin natin ang kanyang kapatawaran. Tayong lahat inaamin po sa mga panunginitan ng Diyos at sa inyong mga kapatid. Dalawang malakas sa isip, sa salita, sa buhay, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga pinagpapagaling, sa lahat ng mga pinagpapagaling, at sa inyong kapatid, na ako'y pagdalingan sa Panginoon at ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang malaking makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan, ang tagapagligtas namin naging di iba sa amin, para sa krus namin ay akuin. Pagindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kapatid, ang kanyang ulirang pagkapatiisin at ang pakikisala sa pagkabuhay niyang magnihindi sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko po ang lahat. Sa unang pagbasa, pakinggan natin ang pagpapakayag ng likod ng Diyos naging katatawanan ang paghiwag ng tao ito. Subalit nasa Diyos ang galat niyang pagtitiwala sa kanyang sarili inilalarawan niya ang sasakitin ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasakitin ko. Para tulungan ang may hina, tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumigo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bulutin ang buhok at malbas. Ganyan din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga paggustang ginawa nila ay di ko pinapansin. Pagka ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong makiis na sampalin ang bato. Pagka aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ulitin po natin. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak nagtatawa, sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang may namahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa akin kumaligid. Para ako nasa gitna niyong asong bababangis. Mga kamay ko at paa'y butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay magbibilang sa masin. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad ng tunikay
dinaan sa sapalaran. Ang himbag, huwag mo akong ulilahan. Huwag kaligtan ang loob. O aking tatapagligtas, bilisan mo ang pagpulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iyayad ko sa lahat. Sa gitna ng pagpulong ay pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayo'y ang kanyang ako. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyon pinabayaan? Sa ikalawang pagkasa, pakinggan natin ang awit tungkol sa kenosis o pagbubuhos ng sarili ni Jesus. Ang kaluwalhatian ni Kristo ay nabuugat sa kanyang ganap na pagbibigay ng sarili. Ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus ang naging daan ng kanyang kadakilaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkarawang tao at namumay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po, Anna. Ang mga punong sasardote laban kay Jesus.
Kaya siya'y tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi natutugon pa si Jesus, kaya nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hihingin sa kanya ng tao-tao. Nakapilang gulokon ang isang lalaking nagnangalang Barabas, kasama ng ibang nakimagsik at nakamatay ang magdaang ni Magsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugalian ang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng Hudyo? Alam ni Pilato na inggit ang natudlok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya sa Jesus. Ngunit ang mga tao yung sinusulan ng mga punong saserdote na si Barabas at hibiling palayain. Tinanong sila ngayon ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko sa tawin ko na tinatawag inyong hari ng mga Hudyo? Ipag sa krus! Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipag sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang pinahugutin at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng kawal si Jesus sa Pretorio, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tumitong ang buong katulyo. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng hamang matinig, ginawang korol at ipinutom sa kanya, at sila'y patuyang nagpugay at namati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagamang pa sila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhog-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabay, sinuotan ng saliling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pinig nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus, at kanilang dinala sa Jesus sa lugar na kung tawagin Golgotha, ibig sabihin Puok ng Bungin. Binigyan nila siya ng alak na may kakalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalan sila upang malaman kung alin sa kanyang mga dali ang mapupunta sa bawat isa. Ika-siyam na umaga ang itako nila sa krus sa Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang kumisan ang kasabay ng ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kabila. Sa galoy na tupad ang nasasaan sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salari. Nilibak siya ng mga nagdayaan, natatangot-tango nagsabi, di ba ikaw ang itiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba sa krus! Kinagaling siya ng mga punong sasandote at ng mga istorito at ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di ba iligtas ang sarili? Makita lang ay bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipos sa Jesus ng mga nakapakong kasama niya at nagbili sa buong lupain mula sa tanghaling tapal hanggang sa tatlo ng hapon. Nang mag-tatlo ng hapon, sa Jesus ay sinigaw, Elohim, Elohim, lema sabachthani, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito na ilan sa mga nakatayo at kanilang sinabi, pakinggan niyo, pinawat niya si Jesus. May tumakbo at kumuha ng espona. Ito'y binasa ng maasim na anak
At pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambor at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan ba natin kung darating si Elias upang ibabasa?" Sumigaw ng malakas sa Jesus at nalagutan ng hininga. Magsimulat ko. Pagsitayin ako. Biglang nawasak sa gitna ang tabi ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, "Tunay ng anak ng Diyos ang tao nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo, magsiupo na po. Magandang hapon po sa ating lahat. Hindi ko po alam kung matutuwa ako sa pagbati sa inyo ng magandang hapon. Bakit po? Paano ba namang ibibigay yung bati magandang hapon? Samantala ang pinag-usapan natin ngayong oras ito, yung pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Ang linggo po ito ay madalas o yung nakatatak sa isip natin, linggo ng palaspas. Kaya po ang bawat sa atin ay may hawak-hawak na palaspas. Tama nga naman. Ang linggo pong ito ay linggo ng palaspas. Pero huwag natin kalilimutan, dalawa po ang pinagdiriwang natin ngayong araw pong ito. Una, yung pag-ulita sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem nung salubungin siya ng mga tao sa pintuan ng lungsod ng Jerusalem, hawak-hawak ang mga salanga ng olibo, nagsasabing Hosana sa anak ni David. Yung ikalawang pagdiriwang, ito yung madalas natin nakalimutan kasi nga ang nakatatak sa atin, ang linggong ito ay linggo ng palaspas. Pero huwag natin kalimutan, hindi lang linggo ng palaspas ang araw ito, kundi linggo ng pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Dalawa po ang pinagdiriwang natin. Ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. At ikalawa, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayong araw ito, papasok na po tayo sa tinatawag nating Semana Santa o Mahal na Araw o mga banal na araw ng simbahan. Ngayong araw ito, sa pamamagitan ng pagdiriwang ng pagkamatay o linggo ng pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Kung babalikan po natin ang ating mga karanasan, kapag may kismis, gusto natin tayo unang-unang magkukwento. Halimbawa, ako yung nagkukwento, kausap ko si Sir Ed. Tapos dumating yung isa, si Arjun. Narinig ni Arjun, nagkukwentuhan kami at may pinakwento ako kay Ed. Pag-uwi ni Arjun, nung nagkwento siya, akala mo siya yung sinabihan ko ng kwento. Hanggang kumalat yung kismis. Kasi nga po ang ugali natin yun eh. Gusto natin tayo unang-unang magkwento. Ugali natin, gusto natin tayo unang magkwento para tayo ang sikat. Pero kapag tinanong na, sino ang nagkwento? Kanina nang galing ang kwento, walang aamin. Kapag pinatawag sa barangay, lahat ng kismosa, ni isang kismosa, walang aamin. Yung narinig ko lang yun. O, narinig ito yung ulan ko. O, narinig ko lang sa kanya. Diba, ano? Walang aamin.
sa ating ebanghelyo na napakinggan niyo po kanina, ganun ang sitwasyon. Maraming napipisigaw. Anong sigaw? Ipako sa krus. Patayin si Jesus. Lahat sila sa may sigaw. Lahat sila sa kasama sa sigaw. Bakit sa dami-dami ng mga tinulungan ni Jesus? Bakit sa dami ng mga taong pinagaling niya? Bakit ni isa walang sumigaw ng oras na yun na walang kasalanan si Jesus, palayain si Jesus? Pero lahat sila nakikisama sa sigaw, sumusunod lang sa agos. Yun ang buhay natin bilang tao. Nakikiagos-agos lang. Nakikisabay lang sa agos. Kaya kapag may sumisigaw, pati tayo sumisigaw. Kahit minsan hindi man natin naiintindihan kung anong pinaglalaban nila. Ganun ang nangyari nung oras ng iyon. Lahat sila sumisigaw na si Jesus ipako sa krus. Minsan, mga Hudyo din tayo. Lumalabas yung pagiging Hudyo natin. Nakikisigaw din tayo kasama nila na patayin si Jesus. Kaya ngayong araw ito, muling binubuksan ang simbahan ng ating mga puso at isip upang damhin natin yung sakit na nararamdaman ni Kristo nung oras siya nakapako sa krus. Tungo po, nararamdaman pa kaya natin yung lungkot na nararamdaman ni Jesus nung gabi dinakip siya? Nararamdaman pa kaya natin yung lungkot at sakit na nararamdaman ni Jesus nung gabi ng Webby Santo? Hanggang madaling araw, nararamdaman pa kaya natin ngayong panahon ngayon yung mga lato na lumapit sa katawan ni Jesus? Kaya nagkaroon siya ng sugat. Nararamdaman pa ba kaya natin ngayon yung korona ng tinik na nasa kanyang ulo? Talagang diliin pa hanggang tumulo ang dugo. Ramdam pa kaya natin yung nararamdaman ni Jesus, yung pahawag, puyat, mga sugat sa katawan, tapos sasabihin ng mga kaipako sa krus, magdawag na itulog ang Panginoon ng oras ng iyon sa gitna ng sikat ng araw, lalabas sa pretoryo, pasang-pasang ang kanyang mabigat na krus. Nararamdaman ko pa kaya natin yung lungkot na nararamdaman ni Jesus nung oras na pasang-pasang niya ang kanyang mabigat na krus? Asa ang kanyang mga kaibigan para tulungan siyang magpasang ang kanyang krus? Nararamdaman pa kaya natin yung pagsasakripisyo ng Panginoon? Marahil, mga Hudyo din tayo, napipisigaw. Minsan hindi man natin nararamdaman, hindi naman natin alam kung ano yung kwento. Basta sumasabay lang tayo sa agos. O ilan ka pa kaya dito yung nararamdaman pa ba natin yung takot ngayon? Kanina po, galing akong barangay, ang daming makasabay namin truck ng panay. Nararamdaman pa kaya natin, tayo mga nasa loob ng simbahan, yung takot ng mga magsasaka na sana hindi babagsak ang presyo ng panay? Nararamdaman pa ba natin yung ipakaramdam ng mga magsasaka na ngayon kinakabahan? Baka biglang umulan, masira ang panay, kaya may mahawak na palaspas. Nararamdaman pa kaya natin, nararamdaman kaya ninyo yung pagsasakripisyo ng mga nagbenta ng palaspas na yan? Kagabi po, galing po ako ng barangay din, nag-isa, nakarating po ako sa parokya ng alas 7 ng gabi. Umaambol. Pero yung mga nagtitinda ng palaspas, patuloy sila sa paggawa. Natanong ko sa sarili ko, napaka laki ng pagmamahal ng mga gumagawa ng palaspas. Bakit? Kinatsaga nila yung
ang buong kagabi magdama para lang makabenta at may pakain sa kanilang pamilya mamayang pag-uwi nila. Ngayon po, galing din po ako ng barangay, kanina nag-usap ko, yung mga natitin ng palaspas, marami pa rin silente nila. Ramdam kaya natin yung lungkot na nararamdaman nila. May maiuwi kaya silang pagkain mamaya sa kanilang bahay. Ito po ang pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayong oras na ito. Damhin natin yung paghihirap ni Kristo. Damhin natin yung oras na si Kristo yung nakabayubay sa krus. Damhin natin hanggang sa huling hininga ni Kristo, pag-ibig pa rin ang nasa puso at isip niya. Saan ka pa? Nakabayubay sa krus? Sabi ko ng mga Bible scholar, yung mga krus natin, conservative pa. Kasi nga po yung paraan ng pagpatay sa mga kriminal, dito po ipinako sa Kristo. Dito, hindi po dito. Dito po siya ipinako sa Kristo. Dahil 3 oras po siyang nakasabit sa krus, ang nangyari, bumigat ang kanyang katawan. Kaya yung pako, pinunit ang mga buto ni Kristo na punta dito sa pangalan. Ramdam na ramdam kaya natin yung mga pako na pumupulit sa mga buto ni Kristo dito sa kanyang kamay. Pero nang oras na yun, ang sabi ni Kristo, ang pakiusap niya sa kanyang ama, ang pakiusap niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. May epekto pa kaya sa atin ang sinabi ni Kristo? Hanggang sa huling hininga niya, ang pakiusap niya sa kanyang ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Nararamdaman kaya natin ito? Nararamdaman pa kaya natin ang sakit na nararamdaman ni Kristo, ang mga hangin na ang kanyang sugat? Ramdam pa kaya natin? Baka kasi wala na? Baka kasi formality na lang? Tuwing semana santa, nandito tayo, nagbabasbas ng palaspas. Pero hindi na natin nararamdaman yung sakit, yung pagod at hirap na nararamdaman ni Kristo nung oras na yun. Tingnan niyo po, anong nangyayari sa atin? Nakakalungkot. Holiday. Di ba may holiday po tayo? Pwede sana po. Biyernes Santo. Sabado de Gloria. Nadadala po natin yan ng mga bata pa tayo. Ako po, 45 years old na po. Yun na po yung nakita ko sa kalendaryo habang akong tumatanda. Yung mas matanda sa akin, mas alam niyo. Pwede Santo pa lang, holiday na wala nang pasok noon. Noon nga po, kung saan pati pa tayo, Lunes Santo, wala nang pasok. Pero ngayon, masyado tayong naluwag, marami tayong pinaglalaban. Kaya ano nangyari? Pwede sa akin po, hanggang Sabado de Gloria na walang pasok. Ang holiday na yan, isang paalala sa atin. Ibinigay sa atin yung mga bakasyon na yan upang manahimik, magnilay, damuhin ang pagpapakasakit ng Panginoon. Pero anong ginawa natin? Anong ginawa natin? Binigyan tayo ng 3 araw na holiday. Anong ginawa natin? Imbes na magdasal tayo, magnilay, ipagdasal ang pamilya, anong nangyari? Holiday? Wala kayong holiday? Ngayon pa lang, iniisip na natin kung saan tayo magsisino sa Biyernes Santo. Ngayon pa lang, iniisip natin kung saan tayo mamamasyal sa Biyernes Santo. Ngayon pa lang, iniisip natin sa Biyernes Santo kung saan tayo magpaparty. Nakalimutan na natin yung dahilan kung bakit meron tayo sa Semana Santa at sa loob ng Semana Santa, binigyan tayo ng pagkakataon upang magbakasyon, upang magpahinga sa mga ordinaryong gawain natin, hindi upang magparty, hindi upang magswimming. Ibinibigay sa atin ito upang damhin natin, pakiramdaman natin, makiisa tayo sa nararamdaman ni Kristo noong oras na siya namamatay sa krus. Ang tanong,
nararamdaman pa kaya natin yun? Nararamdaman pa kaya natin yung pag-aalam ng buhay ni Kristo para sa atin? Ito po yung dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng Semana Santa, upang balikan natin yung unang kwento ng Huwebes Santo. Nung gabi sa huling hapunan, nung gabi si Kristo ay nagdarasal sa hardin ng Getsemani, nung oras na si Kristo ay namatay sa ibabaw ng krus. Yan po ang pag-iusap ng simbahan. Muli po, bumalik tayo sa unang kwento ng Huwebes Santo. Dabahin natin lahat ng lahat ng yan upang maramdaman natin kung paano o gaano palaki ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Amen? Amen. Magsitayo na pang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawaan lahat at lupa, sumasampalataya ako kayo sa Kristo ang inisahanak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tawag siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Pontius Pilato, ipinako sa krus na matay at inihingi, nanaos sa kinaroroonan ng Panginoon. Nang may tatlong araw na buhay ng dumi, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito at hukong sa mabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga bagay, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay ng wala hanggang sa atin. Panalangin ng bayan, loob ng Diyos Ama, na maligtas ang lahat ng tao, sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak, sa bawat panalangin ang ating tutuloy, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa paggunita namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat na huwag tumulog sa Diyos, magsisig sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, inilig mo kami. Tularalawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan, ang halimbawa ni Jesus na taos pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, itin mo kami. Maliwala ganawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, itin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, ibig mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Ilapit natin sa Diyos ang kahilingan ng ating pamilya at ang kahilingan ng mga taong humihingi sa atin ng tulong sa pamamagitan ng dasal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Magsuko po ang tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga alay ng loob ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at kalangaran sa ating kapakinabangan at sa buong sabayan ng kamay. Ama namin, lumikha pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong buktong na anak. Sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pag-anak, kundi ng pag-aalay minsan lamang para sa lahat. At mula sa iyo, pakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo ang Panginoon at sumaiyo sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat ang siya ipasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaril sa larin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang pinasusuman namin. Kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel at sisiawit ng papuri sa iyo nang walang mumbay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin ang banal ng kalooban ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ko niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo na ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Bigyan din naman ng matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo yung natito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipagbundi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan na tubo ni Kristo ay mapupulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto Manuel Obispo at ng Tanang Kabuhayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hanggang na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pamanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, si Apostol Juan Evangelista, ang patron ng bayan ng Lima, at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ba ipagdiwang na ba namin ang pagpupuri sa kararanan mo? Sa pamagitan ng iyong anak na amin, Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, ating awitin ang panalangin na tinuro niya sa atin. Amen.
Hihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lamang kapahamakan. Samantala namin hinihintay ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Kapag katuyo ang mga tagapagpahayag ng mga pahayag ng mga Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkapasan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong panuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sa inyo. Magbigay kayo ng kapayapaan ng Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kristong nag-alay ng buhay para sa atin. Mapalatay ang tinawag niya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako parapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gawin niyo. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan ng ulo Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa maayos nating pamumuno, mangyari lamang po na mawala po pumila ang mga nasa harapan at sa pagtanggap po ng bagay na kuminyon ay ang kaliwang kamay ang siyang nasa ibabaw at ang kanang kamay ang nasa ilalim. Mangyari lamang po na huwag mong ganghingin sa kinauupuan at isugod ito agad habang tayo ay nasa harap ng altar pagkatapos sa magot ng amin. Maraming salamat po. Thank you.
Lalo na ang handog ng buhay sa bawat tao. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong patuloy na pagmamahal at tapat na pagkalingan sa amin ng mga anak mo. Lahat ng biyaya na nasa amin ay nagmula sa iyo. At pagkatapos na kami iyong dikhain, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang manatili kami sa bibig mo. Sa ngalan ni Jesus, kami nangangako na magiging mabuting katiwala sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo. Nawa ang aming panahon, talino, mga material at espiritual ng mga biyayang iyong handog ay maiaalay namin para sa lalo na ikalalagayat ng pangangarinan. O mahal na Belen Maria, Ina ni Kristo, at Ina ng sambayanan ng mga buka, pinasasalamatan ka namin sa iyong kababaang loob at ganap na pagsangayon sa kalooban ng Diyos. Ikaw ang aming inspirasyon at huwaran sa pagsunod kay Jesus at pagsasabuhay ng iyong mabuting katiwala ng Diyos. Tulungan mo kaming kumilos upang mabago at mabalisay ang aming sarili tungo sa isang sambayanan na tunay na nagsasabuhay ng isang maundad na damayang Kristiyano. Amen. Apos sa mga Ebanghelista, ipanalangin ang lugar. Magsitayo na po, Amen. Manalangin tayo. Ama namin o pagmahal, ngayon kami pinagpagsalo mo sa banal na pagkikinabang. Kami yung
pinalikong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mo kaming makakating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po para sa mga paalala at pasasalamat. Magkakaroon po tayo ng second collection, ang mga nalikong pondo bibigay po natin sa pondo po ng Alay Kapwa. Ikalawa po sa pangalan po ng ating paraparoko, si Padre Joseph, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa lahat ng balikandang member sa ating parokya. Sa darating pong Luni Santo, hanggang every Santo ay magkakaroon po tayo ng misa sa loob ng simbahan, 6 o'clock po ng umaga. Pagkatapos ko ay pagdarasal po ng Daan ng Cruz. Sa darating pong Merkules, ang ating pong misa, isang umaga, isang hapon, 6 o'clock at 5 p.m. Ang misa po ng Merkules Santo ay misa para sa mga may sakit. Kaya kung may mga kapamilya po kayo may sakit na pwede pa pong dalhin sa simbahan, pwede pong pagkidala lang po para po masama po natin sila sa badalang misa. Sa darating pong Biyerne Santo, alas 4 ng madaling araw, nagalitin naman po natin ang sambayan ng Daan ng Cruz. Ang call time po natin ay 3:50 ng madaling araw sa simbahan po. At isuot po natin ang Daan ng Cruz t-shirt na ibinaganda po ng mga kapatid nating mga katekista. Ika-apat po, sa mga sasama po sa Christmas, sa darating pong Biyerne Santo, 7 o'clock po ng umaga ang call time po natin o pag-alis natin sa parokya. Sa darating pong Lunes Santo, bukas po hanggang Martes Santo, mapapanood po natin ang live na pagsasadula ng Pasyon ni Kristo. Sa Lunes Santo po, ang venue po ay sa ating plaza. At sa Martes Santo, ang venue po sa labad po ng dating pwesto po ng Jollibee. Ika-anim po, sa April 28 araw po ng linggo, gagalitin naman po sa misang 7:30 ang anik ko, balikandog ko, isasapo at iakali ko, 2024. Iakali sa misa ang mga sako na may palay. Sa mga nagnanais kong kumuha ng sako, ay maaari pong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Bago po ang huling pagbabasbas, konting katikisin po sa nalalapit pong mga o sa mga susunod na araw na mangyayari po sa ating simbahan. Kung napansin niyo po, ngayon ng linggo po ng palaspas, punong-punong po ang simbahan. Sana po sa darating pong Easter Triduum, Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria, sana po ganito marami po ang mag-attend. Ang paniniwala kasi natin, ang tumatak sa isip natin, ang pinakamahalagang araw ng simbahan, yung simbang gabi. Ang pinakamahalagang araw sa kalendaryo ng simbahan, yung tinatawag natin Easter Triduum. Ito po ay pag-uumpisa ng Huwebes Santo sa Misa ng Huling Hapunan. Dahil po, napakahalaga po ng okasyon po ito, isang misa, tatlong araw po siyang gagawin. Uumpisan po ang misa ng Huwebes Santo. Pagkatapos po ng banal na komunyon, hindi po ibibigay ni Father ng final blessing kasi po hindi pa po tapos ang misa ng Huwebes Santo. Ipagpapatuloy po natin ang misa pagdating po ng Biyernes Santo, alas 3 po ng hapon. Sa loob po ng celebration natin ng Biyernes Santo, meron pong pagbasa, umilya at pagpaparangal sa banal na krus. Pagkatapos po magkakaroon po ng banal na komunyon, yung dasal, pagkatapos po ng dasal, hindi pa rin po ibibigay ni Father ang huling pagbabasbas. Kasi nga po, hindi pa po tapos ang misa, ipagpapatuloy po natin ang misa sa Easter Vigil, alas 8 po ng gabi. Kaya nga po, kung nagsimba kayo, ngayong araw po ito, dapat magsimba po kayo sa mas higit na mahalagang araw. Amen? Kung nagsimba po tayo ngayong linggo ng palaspas, dapat tayo magsimba sa mas higit na mahalagang araw. Ano po yung mahalagang araw po iyon? Huwebes Santo, alas 5 ng hapon, Sabado, alas 3 ng hapon, at Sabado de Gloria, alas 8 po ng gabi. Kung mag-aakit po kayo ng Easter Vigil, magdala po kayo ng kandila, at kung meron po kayong mga bottled water, lagay niyo po ng tubig para mabasbasan po. Kasi po sa Easter Vigil,
may pagsasariwa ko sa pamamagitan ng Diyos, kaya kung may kandila at pagbabasbas ng tubig. Amen? Amen. Sana po, kung gaano tayo marami ngayon, sana sa darating na Wedi Santo, Biyerne Santo at Easter Victory, ganun din po tayo marami. Amen? Kung kapag simbang gabi, tayo ay nagsasakripisyo, naging gumigising tayo ng madaling araw para kompleto ang simbang gabi. Huwag natin kalimutan, meron ko pong mas importante sa simbang gabi. Ano po yun? Easter Vigil. Tatlong araw lamang po ito. Amen? Amen. Magsitayo na po. Magsitayo na pong lahat. At ngayon po ay gagalapin po natin ang pagbasbas ng mga palasbas. Pagkatapos po yung dasal ng pagbabasbas, kami na po ang lalapit sa inyo. Huwag na po kayong magsisitan sa loob ng simbahan. Ako po at ang mga Eucharistic minister po, kami na po ang lalapit dito sa loob at sa labas po ng simbahan para hindi po tayo masyadong magsiksikan at magtulakan. Amen? Amen. Amen. Sige po. Kaminig muna po. Yung palaspas pong pinaspasan po natin, huwag po natin gamitin anting-anting. Amen? Minsan po kasi ginagawa natin ang tinanting, sinasabit na sa pintuan ng bahay. Bakit daw? Para daw hindi pumasok ang masamang espiritu. Pero bakit yung kumarin mo, kahit nakasabit yan, tumapasok pa rin. Diyog lang. Amen? Sige po, lagyan po natin ang ano po. Lagdagan pa po natin ang kahulugan ng palaspas. Para hindi lang basta binaspasan, uuwi, para wala lang. Kapag nabaspasan na po ang mga palaspas na yan, ibig sabihin, magiging banal na yan. Para magamit po natin yan, kapag halimbawa yung pamilya ay mayroong problema, siguro mas maganda isang tangkay ng palaspas. Tapos susunugin mo sa kandila at sabihin mo, Panginoon, iniali ko po ang banal ng palaspas na ito. Sana po yung pamilya ko, malagpasan ko ang mga problema nito. Di ba mas maganda po? Kaya naman po, total po, karamihan sa ating magsasaka. Pwede siguro gamit natin yung mga palaspas kapag natuyo, i-chop-chop ng paliliit. Kapag nagsabay kayo ng patama sa bukid o bago kayo magtanim ng punla, ilagay niyo sa bukid, sabihin mo, Panginoon, itong banal na palaspas na ito, basbasan mo ang aming mga bukid, sana magkaroon ng masaganang ari at ilagay niyo sa mga peste. Di ba mas maganda po? Mas meron siyang kahulugan kaysa nakasabit lang po siya sa pinto. Amen? Amen. Sige po, pakitaas po ang mga palaspas at ibigay. Manalangin tayo. Ang malaming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay yung pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubuti sa Mesiyas na aming hari. Siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya aming sapitin na hindi nagmamalulong sa Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayon ang Panginoon at magpalagi ka ng mga pangyarihan ng Diyos sa kala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating panalapagliriwang sa buhay ninyo ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Oh, awesome.